Hi guys! Today is Friday here in the US. Time check, it's already 1:25 in the afternoon. Kakain na ako ng lunch ko guys. Ipakita ko sa inyo kung ano yung kakainin ko for today. Eto, nagluto ako ng low carb kare-kare. Ang sahog lang niya guys ay pepper, yung mahabang sili guys, tapos konting sitaw. Kuan ito guys, karne ng baka, tapos pata ng baboy, and then yung legs ng cow. Okay? And then meron ako ditong avocado, dalawang sunny side up, and then lettuce. So yan ang kakainin ko guys. Mamaya, kwentuhan tayo, kakain lang ako. So, ginagawa ko, for example, this one. Ididip ko lang siya sa kare-kare. Yan. Kainin ko siya. Ay, may mga tendon, guys, oh. Mga tendon. Yung parang makunat sa paa ng baka. Yung iba guys, hindi nila kayang kainin ito ng walang kanin. Dati rin, hindi ko kaya. Pero since na-try ko na kasing mag-keto diet guys, kaya ko na ngayon. Kung tatanungin ninyo kung ano yung kinakain nila hubby at saka yung anak ko, yung toddler ko, si Nathan, nagluto din ako sa kanila guys ng kaldereta. Iba sa kanila kasi may mga sahog yun na carrot and then patatas, tapos some pepper, and then beans. So, hindi ako pwedeng kumain guys ng ibang mga pagkain na rich in carbs katulad ng patatas. Okay? Iniiwasan ko yun guys. Pinutol-putol ko yung lettuce guys. Ayan na yung sinasabi ko, oh, tendon. Ganso lang guys. Napanood nyo ba yung last na vlog ko? Sabi ko doon, kailangan kong magpapayat guys kasi medyo mataas yung glucose ko. And also, meron din akong pinaghahandaan kaya gusto kong magpapayat ng konti. Ang timbang ko kasi ngayon guys is 144 pounds na lang. Pero nagsimula ako, yung timbang ko guys bago ako kumain ng low carb is 147.5. Okay? So, nabawasan ako guys ng 3.5 pounds. Effective, no? Ang target ko guys is 120 or 115 pounds. I still have 3 months. Kaya ko kaya yung 15 kilos in 3 months? Let's see. I will vlog soon. Pero kung mga 10 kg lang yung na-lose ko in 3 months, okay na rin yun. Masyadong malaki pa nga yung 10 kg eh. No. Meron siyang bone marrow. Kuan din kasi ito guys, yung pata ng baka. Kaya may mga kuan siya, yan. Tendon. Tendon. E, tendon. Tapos, kuha tayo ng avocado. Tapos, mag-bite tayo ng itlog. Huh? You're looking there? Naglaba kami ng bearings, kaya walang cover ang bed namin. Tinatamad pa kong maglagay.
Daddy left. Daddy's going to work. Okay. And the other one there is sitting like a boss. Watching. What? Let me close the door. Dad is going to work. There. Hi guys! How are you guys doing today? I hope you are doing amazing. Sa mga bago lang dito sa channel ko, I am Joanne. We are living here in the US with my husband Eli together with our two kids, Nathan and Ethan. Malapit nang mag-spring dito guys sa US. Okay, saang bansa kayo nanonood ngayon? Hello, hello! Salamat sa pagbisita sa aking channel and sa panonood ng aking mga vlog. So today guys, ay medyo maulan. As you can see, ayan, maulan kasi ganito guys kapag nagpapalit na ang panahon. As you can see guys, yung damo natin ay parang nagiging green na siya, and then those trees over there, they're starting to bloom. Ayan, may bulaklak na ngayon guys, oh, pula sa kaputi. Ayan, I'm so happy guys because winter is about to end. I actually don't like winter guys kasi bukod sa sobrang lamig, napakahirap mag-drive guys. Alam niyo naman dito, hindi naman ako hatid sundo. So, kapag pumapasok ako sa work, ako lang yung nagdo-drive guys. So, hirap na hirap ako kapag winter. Hindi lang sa nahihirapan ako, kundi natatakot din ako guys. Kasi nga, madulas ang daan. So, yeah, mas gusto ko guys ang spring, summer, and fall. So, sa una lang maganda guys ang winter, yung snow picture ganyan, but kung matagal ka na guys dito sa ibang bansa, ma-appreciate mo naman siya pero hindi mo sobrang magugustuhan guys because of the condition. Yun nga, mahirap mag-drive and then syempre magsusot ka ng sobrang kapal ganyan na coat, and yan uso ang mga sipon-sipon and ubo kasi sobrang lamig. Yeah, wala yung panganay kong anak, that's why ito nagbablog ako. Wala silang pasok ngayon. Pumunta siya sa pinsan niya, maglalaro daw sila. And then yung bunso ko namang anak ay natutulog siya ngayon. Ayan, katatapos ko lang maglinis ng mga bottles. Sa aking previous vlog nga guys, ay nag-post ako doon, sinagot ko yung tanong ng karamihan sa akin guys, kung nakauwi na nga ba ako sa Kenya. Okay, sa mga bago lang dito sa channel ko guys, I am married to a Kenyan. Hubby is a Kenyan guys, he is from the country Kenya. Sa mga hindi familiar guys sa bansang Kenya, ito ay isang bansa sa Africa. So, Hubby and I, we have been together for 15 years and then we have been married for 11 years. At hindi pa po ako nakapunta ng Kenya. Meron lang tayong follow-up question guys. Kung hindi man ako nakapunta ng Kenya, nakilala ko na ba yung mga magulang niya? At least kung nakausap ko na ba sila? Or nakilala ko na ba yung mga siblings ni Hubby? Or yung mga pinsan ni Hubby? Okay, so yan ang sasagutin natin for today's episode. So guys, ang sagot, hindi ko pa na-meet yung mga magulang ni Hubby in person. Hindi ko pa sila na-meet guys, pero nakausap ko na sila guys sa cellphone, ayan, video call, pero hindi ganun katagal guys. Hi, hello, ganyan lang, kamusta, how are you, how is Kenya, how is US, or kasi alam niyo naman guys, hindi sila masyadong, yung mga matanda na, yung mga parents ni Hubby guys, hindi sila gaanong nagsasalita ng English. Parang sa atin guys, yung mga nakatira sa mga probinsya, ganyan, lalo na yung mga matatanda, minsan, ang kanilang sinasalita ay yung mga mother tongue nila or yung mga dialect nila. Okay? Halimbawa sa amin guys, ang sinasalita namin, yung mga matatanda sa amin ay Ilocano. Okay? So parang sa kanila guys, meron silang dialect at yun yung sinasalita ng mga matatanda sa kanila. And also yung kanilang language which is Swahili. Hindi ko sila masyadong nakausap guys, yung mga magulang ni Hubby. Hindi lahat ng siblings ni Hubby ay na-meet ko na.
Mayroon akong nakilala na siblings ni Hubby, apat lang sila. Yung isang sibling ni Hubby ay nandito sa US, yung kapatid niyang babae, yun ay kilala ko na guys since 2013. Si Caro guys ay nag-aral siya sa Pilipinas, nakasama ko na rin siya guys sa bahay. So when I was studying masters in the Philippines, magkasama kami guys sa iisang bahay. And also may isa siyang brother guys na nag-aral din sa Pilipinas. Ayun, nakilala ko yun guys, yung isang brother niya sa Pilipinas. And then meron siyang dalawang kapatid na lalaki guys na nakilala ko sa Dubai. Ayan, na-meet ko yung dalawang brothers niya sa Dubai. So apat lang guys na siblings niya ang na-meet ko na in person, okay? The rest guys ay na-meet ko lang sa cellphone. Ayan, kapag ka nagtatawagan sila ganyan, ayan, mag-hi hello ako. And of course, medyo mas matagal yung aming usapan kasi alam niyo naman yung mga younger generation ganyan, they went to the city already, ganyan, nakapag-aral ng mas matagal, ganyan. And sa kanilang education din, guys, they are using English as a medium of instruction. Kaya, they speak English well, okay? Yeah, apat lang, guys, and then the rest nakilala ko na sa cellphone. Sa mga cousins naman niya, guys, meron siyang pinsan sa Kansas City. So, yun na binibisita namin minsan. And of course, sila din, pupunta din sila dito sa bahay namin. Pero hindi sila madami, guys. Kokonti lang sila. Dalawa lang na pinsan ni Hubby ang na-meet ko. So, yun, guys. I hope na this year ay makauwi kami ng Kenya para makilala ko na yung mga magulang ni Hubby and of course yung ibang mga kapatid niya, mga pinsan at kamag-anak niya sa Kenya. I am so excited guys na makilala silang lahat.